And then you'll die. Good day mga ka-DIYs. Ito nga po, we're trying to wrap this panel po. So first thing po is i-fry po natin tong ating panel na i-wrap. So by using this frying tool, sikwatin lang po natin mga ka-DIYs dito sa kanyang gilid po. So always remember po, ito po ay naka-clip lang po, or mayroong holes and hook na naka-clip doon sa loob. So all you need to do is to pry it. And then don't worry mga ka-DIYs, flexible naman po tong mita ang plastic na to. So wala po kayong ikakabahala po. So dapat may patience din po. Yan po. So yan po ang pagtanggal ng ating side panel mga ka-DIYs. So meron itong connector. Ito po, all you have to do is to press and pull. So ito pong connector nito is connected po to sa ating mga window po. So yan po mga ka-DIYs. So yan yung mga centralized natin na button. So dalawang bolt lang po or screws yan para tanggalin yan mamaya. So yan po yung mga pinaglagyan ng clips natin. Yan po. So linisin natin to, and then kung makita nyo mga ka-DIYs, yan po. Yan. Yan yung mga nakausling clip. In this side naman po, yung sa bandang likuran mga ka-DIYs, kung anong ginawa natin dun sa harapan is ganun din po dito. So by using this prying tool, so hanapin mo lang po yung may nasa gilid po, yung may malaking hiwa. So dun po tayo mag-start ng pagpapry po. So ganyan na po. So as much as possible mga ka-DIYs, we have to use plastic pryer po. Nang sa ganun ay hindi natin madamage yung ating plastic cover ng ating console mga ka-DIYs. So just like what we did dun sa harapan, kunting patient lang po, and then pull up the console or the control panel po. So yan po mga ka-DIYs. So ditong banda naman, meron din po siyang sariling control. So tatanggalin po natin yung kaniyang connector po. So press lang po and then pull para po ma-detach yung kaniyang control connector mga ka-DIYs. So ganyan lang po kadali mga ka-DIYs magtanggal ng ating side panel po. So kadalasan ginagawa natin to kapag meron tayong ayusin sa ating mga doors, and especially pag nagra-wrap din tayo. So this time mga ka-DIYs, tatanggalin po natin yung magnetic contactor or controls. Na siyang ginagamit natin po sa pagbaba at taas po ng ating mga windshield po dito sa ating side window po mga ka-DIYs. So yan lang po, ito po yung kanyang part na mayroong electronic mechanics po. So yan po. So dyan po natin kinakabit itong ating cord po or connector galing po doon sa main switch natin. So ganyan mga ka-DIYs, tinanggal natin to para po malinis natin ng maayos at maigi itong ating subject for wrapping. So ganun din po dito sa malaking side panel natin mga ka-DIYs. Tatanggalin po natin yung kanyang control po or yung mga buttons niya. So dalawang screws lang po ang tatanggalin. Ito po, using the screwdriver, Phillips screwdriver. So matatanggal na po natin siya ng madali lang. So naka-clip din po siya. So all you have to do is to pull it up or out sabay kunting sikwat po sa tagiliran. Nang sa ganun ay mahila natin. So yan po mga ka-DIYs. So the next part po mga ka-DIYs, since natanggal na natin siya and then we're ready for cleaning. So pag clean naman po nito mga ka-DIYs, madali lang. You can use alcohol, isopropyl alcohol,
or yung iba nga nito is they use the sandpaper and then they repaint it and then wrap it. So this time, since this is only a trial or for your DIY purposes na pwede nating ulit-ulitin, so this time we will just clean this one with alcohol. And then anytime po pwede natin tanggalin yung wrap, and then if we have changed our mind to just repaint it, then we can take off the wrap and then we will do the repaint procedure po, mga DIYs. Just make sure, mga DIYs, na walang natitirang grease or basa po dito sa ating irarap na panel po, mga DIYs. So it needs to be done perfectly po, walang basa, walang grasa. So this time we will prepare po doon po sa ating wrapping film po or sticker po. So ito po yung sticker natin. This is a 5D carbon fiber sticker film po or wrapping film. Ito po yung gagamitin natin for wrapping this console or side panel po. So tansahin po lang natin na kakasya yung ating cutting doon sa ating irarap, mga ka-DIYs. So lagyan po natin siya ng kunting allowance nang sa ganun eh hindi tayo magkaroon ng problema or shortage. Make sure lang po, mga ka-DIYs, na plain or flat yung paglalagay natin mismo ng sticker doon sa ating irarap po. And then kung meron mang kunting gusot, make sure po na doable po siyang i-plane natin by using the squeegee or yung paggamit natin ng heat gun or since we don't have heat gun po, mga ka-DIY, so we're using this hair blower po. So this hair blower po is ano naman po siya, meron po siyang eksaktong temperature or init na pwede na pong magamit sa paghagod po nitong ating sticker po or wrapping film na ano po, yung hindi plain or may gusot po. So kailangan mo lang po yung patience nang sa ganun ma-perform mo yung pag play niya nang maayos, mga ka-DIYs. So wag po nating masyadong damihan yung init or masyadong taasan yung init or temperature ng ating hangin po or heat gun or blower, kasi po pag masyado pong mainit o nasubrahan maari po tong magiging dahilan ng pagkasunog or pagka-distort po ng ating film, mga ka-DIYs. So take it slow lang po until you will reach the desired result. Kapag masyadong malaki po yung surface na ating irarap, mga ka-DIYs, mas mabuti po na gagamit po tayo ng sabon or yung diluted dishwashing po
para nang sa ganun po eh madali po nating tuklap yung may kailangan tayong tutuklapin or may kailangan tayong ibahin po sa positioning ng ating mga fill, mga ka-device. So this time po, since kunti lang po yung area na ating i-wrap, hindi po ako gumagamit nung basa na spray or yung soap or diluted washing liquid po. So kasi sa tingin ko naman po doable po siya kahit wala yun kasi maliit lang po tong area na ating i-wrap. For those who want to be more accurate or to be more safe, you better use po yung diluted soap po. Nang sa ganun madali po siyang mahila or madali po siyang tanggalin or madali po siyang i-revise kung sakaling meron kayong wrinkles na wrinkles yung ating pagkakarap po. So ito na po yung third and fourth panel po na i-wrap natin since we have four panels po, dalawa po sa harap and then dalawa din po sa likuran. So kung paano po natin ginawa yung the first two po is ganun din po ang gawin natin nitong last two po. So papakita ko lang din po sa inyo para recap na lang din po sa mga hindi pa po nakapag naka-watch ng ating naunang video. So ito po recap na lang po to nang sa ganun magkakaroon po kayo ng idea ng wrapping po ng ating mga console po or panel po. So sa mga ka-DIYs natin po dyan, ito po yung kalalabasan po kapag nag-DIYs tayo. So yan po ang aking newly wrapped side panel. So sa mga gustong mag-wrap po ng kanilang sariling side panel, pwede nyo pong gawin po by DIY. So please, kung nagustuhan yung video ko, paki-support po ng ating channel by subscribing po WAC DIYs TV. So subscribe na po.